Welcome back to my channel, and for our today's vlog ay pupuntahan natin ulit ang Pasig City Mega Market. Dahil may mga hindi tayo napuntahan ng mga nakaraang araw, datayuhin naman natin ngayon ang RTW section, footwear section, at ang mga souvenirs item na mabibili mo lang dito sa Pasig City Mega Market. Kaya naman, para mas malaman mo ang buong detalye, narito, panoorin mo lahat. Okay guys, nandito naman kami sa RTW, yung mga damit, mga shorts, mga bestida, mga comforter, at kung ano-ano pang mabibili natin sa gamit din ng bahay. At ngayon nga ay kasama nga natin si Miss Heidi para ipaalam sa inyo kung magkano nga ang kanilang mga paninda dito sa Pasig City Mega Market RTW section. Tama ba ako doon? Okay, magkano yung mga ganito nyo? Ito mga damit pang babae. Ito, ha? 80. So yung mga ganito daw is 80 pesos. So about naman this one sa mga white t-shirts, mga ganito nyo. So this one is 75 pesos na. How about naman dito sa mga towel? So itong towel na to is 150. So pero pagka marami silang binili, magkano kaya yung mga ganito? So meron daw silang tigwa 100 lang. How about naman dito sa mga spaghetti ba tawag nito? So yung mga ganitong uri daw na damit ay mga spaghetti. Yung mga spaghetti na damit is 50 pesos. How about naman sa mga sando na damit? So that one is 75 pesos. Oh, ito ba sa ilin to? Ah, sa kabila na. Pero yung mga ganitong mga dress nyo, mga ganyan, mga polo na ganyan. 280. Ah, 280. So yung mga ganun po na is 280. So marami pa ba kayo? Yung mga ganito, dito tayo. Titignan natin kung paano natin sa kanta yung mga dress na ganito. Yung mga ganitong dress na mga pang mga, sa mga pang nanay at sa mga pang lola, masalang isa nito. Yung isang piraso daw nito is 200 pesos. Pero, halimbawa, bibili ako ng mga dalawa or tatlo. Mga ilang, yung itong 200 na to, maliles ba ka? So, kapag pala bumili ka, halimbawa, ng dalawa or tatlo yung binili mo, maliles na yung 200, magiging 180 na lang ang isa nito. Tama ba ako? So, ano ka ba? Ito yung mga pajama at mga pantulog na doon. Yung mga wardrobe. So this one is 300 and this one is 250. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga pwede mong ma-offer sa ating mga pasasin? Ay, ganito. Sakto-sakto. Yung mga ganitong medyas. 60. Ah, this one is 60 pesos. Ilang piraso na po? So tatlo nga. Tatlong piraso na pala nito is 60 pesos. So pwede bang matawaran tayo? 60 pesos na po? Pwede pa pala. So yung mga ganitong towel. So, sa mga kabataan dyan, sa mga teenager. So ito. So kapag bumili ka pala nito ng apat is 50 pesos na rin babayaran mo. Tama ba? So sa mga ganito naman. Ha? This one is 25 isa. So pag may mga humihingi ba ng tawad sa inyo dito, pag may mga bumibili, nagbibigay din ba kayo ng tawad? Paano kung hindi naman sila nagkasala sa inyo pero pinapatawad nyo? Ibay ka sa mga ganito, sa mga ano naman, undergarments natin. So this one pala is tatlo. Kapag bumili ka ng tatlo is equals to 100. So dito siya. So same lang naman siya, no? Pati dito sa mga, ano, sa mga t-shirt na ganito. So 120. So depende sa design. Ayan. Okay. So ano nga po ulit pangalan ng store nyo? Mag-invite naman kayo sa ating mga viewers na puntahan kayo dito. Para at least pag nakita nila, susugod sila sa inyo dito. Tiyak na maraming bibili. Siyempre, ang mura-mura ng pahinda nyo dito at sobrang affordable. Apribado ng B-pad. Okay. Invite po kayo sa ating mga manonood dyan. Anong pangalan ng stall nyo? At Posipina. Gracia. At stall number? 473. Okay, stall number 473. Kaya naman sa mga gusto pong bumili dyan,
ng mga ganito, ng mga damit, ng mga, sa RTW, nagpapaano din ba kayo? Franchise, tawag ba doon? Or pwede? Or kunwari, bulto ka nung buha, magkaganan dito. Okay, basta sa mga manonood natin dyan, sa mga gustong bumili ng mga ganitong klaseng mga paninda, kung tumugod lang po ay dito sa Pasig City Mega Market at Tiyak, makakamenos kayo sa budget nyo at makakamenos kayo sa gagastusin nyo. Kaya ano nga, sugod na. Maraming salamat. Okay, what's up guys? Nandito na nga po ako ulit sa RTW section at kasama ko ngayon si Miss Josie Ablan. Ayan, si Miss Josie Ablan. Alam niyo guys, konting trivial Ablay, sorry. Konting trivial lang, every time na meron talaga akong isda, binibiling mga polo shirts or may mga uniform ako nabibili, sa kanya talaga ako bumibili at sobrang good quality dito. Kaya naman kung kayo mga po ay dadayo dito sa Pasig City Mega Market, pumunta kayo sa kanyang stall. Ano pong pangalan ng stall niyo? Josie Ablan. Number? 268. Yung pangalan ng stall niya. At tatanungin nga natin kung magkano yung mga polo shirts, mga polo, mga t-shirts, ano-ano pang mabibili dito sa stall niya. At dito po muna tayo sa ano? Sa t-shirt with my mirror. Okay ha? Magkano sa mga t-shirts niyo na ganito? Okay, oh, ang wholesale daw nito is 150, pero pag isa lang, 180. So, kung much better talaga bumili kayo ng wholesale. Kaya naman, kung ikaw ay nanonood dito sa aking channel, pumunta ka na dito. Ngayon din, kung napapanood mo ito, pumunta ka na dito sa Pasig City Mega Market at hanapin mo na yung stall ni Miss Josie. So, dito naman tayo sa mga puaw. So, white polo shirts. Actually, kapag nagsisimula ka pa lang sa trabaho or training ka pa lang, di ba? Mga na kailangan naka-white polo shirt. Kasi sa mga ganito, magkano po? Yung isa? Ang isa 200. So, ang isa daw nito is 200. So, kapag ka bumili ka ng wholesale is? 180. So, sa mga ganito, ito mukhang medyo branded to ng very, very light. Sa mga ganito, yung may mga signature na damit mo, magkano siya? 250. So, 250 pala pag mga signature shirt yung bibili nyo. Parang gusto ko itong may palakos-lakos na to. Ito ganun din, 250. Eh, yung may mga floral na ganito, Chinese color.
ito ay 300. Pero kalimbawa ako, bibili ako nito, sinsuki naman ako dito, magkano ko na lang siya magbibili sa'yo? 280. Uy, 280 na lang kasi ako daw ay dakilang suki. Yes. So how about dito naman sa mga ganito, yung mga casual dress, t-shirt ko lang. So this one is 250. So, 300. So pag may mga, ang tanong ko lang, magkaiba ba ang presyo ng white at saka sa mga may iba po sa, ang mga white ang mas mura. Mas mura. Bakit kaya mas mura yung white? So mas mahal mas talaga yung materials pagka ano, pag mga color. So okay, apat pati nga nito 200 plus din siya. Ay, so 350. Pero pag so sa ngayon naman, ngayong pagpasok ng 2020, so okay naman ba ang pita ng stall niya? Medyo okay, pero hindi masyado. Oh, ay, malamang sa mga makakapanood dyan. Dayuhin niyo itong stall niya kasi sobrang affordable ng mga price dito. Parang presyong divisore lang din naman. So bakit pa kayo dadayo sa malayo kung meron namang stall na napapipili dito sa Panic City Mega Market? Kaya naman, imbitahan niyo po yung ating mga manonood na puntahan kayo dito sa stall niyo. Punta kayo dito sa Mega Market, mamili kayo ng mga t-shirt. Long time meron kami dyan. Ay, yung mga sweatshirts pala. Magkano tong pala itong mga sweatshirts na yan? Sa 350. So yung 350 na yan, pwede mo siya mabili ng 310 or 320 mga ganoon. Ayun pala, kaya naman maraming salamat po Tita Josie sa pagpapaundak mo sa amin ha. At inuulit ko sa mga gusto pong pumunta dito sa Pasig City Mega Market at pipili kayo ng kung ano-ano pa man dito sa RTWI, hanapin mo lang yung stall niya. Okay? Yeah. Ay nako guys, hindi pa pala natatapos dun kasi nandun pa lang kami sa first stall niya. So nandito naman kayo, halika puntahan naman natin yung mga pants niya. So dito sa mga gantong pants niya na mga rugged pants, magkano naman ito dito? So pricey na to dito pag mga ano kasi parang branded nga din talaga siya yung labas niya. Magkano yung mga ganito? Yan, 500. So this one is 500 pero pwede din naman sumabili ng mga... Kung 500 siya, may less siya ng 450. Mga, ay, not bad din naman. Sa mga ganito, parang ito maganda to. Sana abot ko siya, diba? Ito, ang kagandahan dito, aside sa 6 pocket siya, na nauso siya nung 1996. Tapos meron siyang belt, diba? Magkano yung ganito, tita? Ito, pag baliktaran kasi to, pwede nga nyo... Anong tawag? Ibang term ng baliktaran? Oo. Maganda daw pala ito kasi baliktaran. Kasi nga naman, kung susuotin mo siya ng first week, so pag pinaliktad mo siya, now on its second week na. Oo. So kaya naman, kung kayo nga ay dadayo talaga dito sa with belt pa ha. Kaya syempre, alam niyo naman ngayon, sa panahon ngayon, kailangan talaga natin mas marami tayong mabili. Ganito din yan, oh. Sa iba pa. Meron pa dito. Hindi, yung mga pampasok nyo kaya na mga ano, yung mga casual pants. O, oh, yung mga uniforms, meron po pa kayo dyan. Slacks? Yung mga slacks na ganun. Ayan. Malapit na kasi mag-graduation. Oo, graduation. So yung mga ganito. Yan, may skinny tayo. Ay, ang purpose ng dulo nito is kung gusto nilang ipabaston sa sila na ang bahala. Hindi, may baston na talaga, mayroon hindi baston. Ito ang ano nito, kung gaano siya katangkal. Ah, okay. Yung mga ganito ba, kayo ba yung nagtatahi nito or meron kayo may mga supplier talaga? Okay. So alam niyo parang presyong tisora din pala talaga dito. Kaya yung mga nandyan sa kalapit bahay lang ng Pasig City, what are you waiting for? Isipin na kayo dito sa stall ni Tita Josie at ang dami na talagang mabili dito sa stall niya na. Diba? So may mga sizes naman dito yung mga pants nila. Kaya naman, I encourage you to come. At bumili kayo sa stall niya. Dito lang, makikita sa Pasig City Mega Market. Bye! Thank you! Salamat. Okay guys, nandito naman tayo sa souvenir section ng Pasig City Mega Market. At kung kasama nga natin dito,
si Miss Wilma Ramos. Oh, so Miss Wilma Ramos. Ano pong pangalan ng stall niyo po dito sa Pasig City Mega Market? Section kami, second floor. Oh, second novelty floor, section. Novelty section. Ano pong number? Number 7. Actually guys, malapit na nga yung graduation ng elementary at high school. So if you are looking for a costumes, di ba? Yung mga ganitong Hawaiian, tapos yung mga ganyan, oh. Tapos if you are planning na magpagawa ng mga sash, so dito kayo pupunta sa stall nila. And sila din ay gumagawa ng mga souvenir like this one. Yung mga pang-giveaways po ito, no? Sa mga ganito po, magkano po ito? Yan, 30. So this one is 30 pesos. So pagka bumili ng madami, usually po, ayan po, yung actual na ginagawa niyo ngayon, ilang pieces po yan? It comes 20 pieces po. 20 pieces, so order nung may-ari. No? Oh, yan. Yung mga may order. Ah, so pagka ganito po, pag ganito yung binili nila. Yan, o, 30 rin. Ah, this one is 30 pesos lang din pala. So may 22 po. Okay, may 22. Oh, ay, iba-ibang design. So kung kayo po nga ay magpapakasal, tapos gusto niyo yung mga ganitong designs, nung ano, nung sa inyong pa-souvenir, so pwedeng-pwede din naman. At kung kayo naman ay magpapabinyag, gusto niyo ng mga ganyan na mga design, ay pwedeng-pwede din. Tapos yung mga ganito, oh, yung ganda po, magkano po ito? Sandy, 40 po yun. Ah, this one is 40 pesos. Pero kung ganito kaliit, 25 lang. Ah, 25. So, yung mga ganito. So, ipapakita namin sa inyo lahat ng mga ano, ng mga design na yan, no? So, ilang taon na po kayo dito sa ano, sa Pasig City na nagpagtitinda ng ganyan, diba? No, nung nandito na ako, 30 years old pa lang ako. Pero bagang tinda namin. So, nag-umpisa akong mag-souvenir mga year 2000. Okay. Pero may nabita sa tuloy niya? Mga 20 years. So, mabenta po talaga? Hindi naman siya na mawawala na orders. Okay. So, hindi nagsasira. Okay, so I think pati yung mga ganito, oh, parang okay din yung mga ganito sa mga naghahanap talaga ng mga party-party na ano, no? Okay. So, tita, maraming po salamat sa pagpapakumbat nito sa akin. Okay, hi guys! Nandito naman tayo ngayon sa footwear section at makakasama natin today si... Okay, si Maricar. So si Maricar ang magka-couple shirt kami na kulay kami ng damit. So tatanungin natin siya ng mga presyo ng mga sapatos at mga gamit pangyapa. So simulan natin dito sa alpombra na ito. Actually guys, bibihira lang ang gumagamit ng alpombra sa buong Pilipinas. So, alamin nyo kung nasan yung kaliwat kanan dito. Hindi, magkano yung ganito nyo, ma'am? So, 180. May last price na yung 180? Okay, so talagang sa mga may gusto lang gumamit ng alpombra, makaka-afford ito kung gusto nyo. So, 180. Pero kung bibiliin ko siya ng whole price, ng wholesale pa na, magkano? Diba, bumili ako ng dalawa, tatlo, apat, lima, mga limang ganito. So, may bawas naman siguro. Pag mga ganun, magkano ang ibawas? Kapag bumili ako ng lima na ganito, magkano yung bawas?
Kung 180, baka pwedeng maging 170 kapag bumili ako ng mga ganito. Okay, ma'am, salamat. Sa mga ganitong shoes naman kaya, sa mga Vans shoes, magkano niyo siya binibenta? So, 550 yung mga ganitong shoes. How about this one? Sa mga lady shoes na ito? Sa mga ganito? So, 480. So, depende siya sa design and depende din sa sizes na. Okay, sa mga may mga panlalaking sapatos pa kayo. Dito tayo sa mga panlalaking sapatos. So, mga ganito, kung ang bibili ay topsider, magkano kaya siya? 680. So, yung mga ganito daw ay tulad ng spelling na to. 680. How about yung mga black shoes na ganito? So, yung mga black shoes na ganito is 450. Kaya naman, kung kayo ay dadayo dito sa Pasig City Mega Market, ay ini-encourage ko kayo na bumili sa stall nila. Anong pangalan niya ako ng stall niya, by the way? Eleanor Lowy stall. Anong number ng stall niyo, ma'am? Okay, 414 yung number ng stall nila. So, ma'am, mag-invite naman dito sa ating mga viewers nila na puntahan kayo dito at bumili din sa inyo. Ano? Invite niyo sila, yung mga casual viewers natin na bumili sa inyo. So, mag-hi lang kayo sa akin, ha? Hindi, so, dahil nahihiya siya, I think it's normal naman. So, I encourage you guys na if you're planning to buy a footwear like this one, so, pumunta lang kayo sa store nila at bumili lang kayo dito, okay? Maraming maraming salamat sa pagpapaalam ko sa akin. That's all for today, guys, sa ating paglilibot dito lang sa Pasig City Mega Market. See you all next time dito lang sa Kirk TV. Bye-bye. Please don't forget to like and subscribe.